papunta sa utak. Yung utak naman ang nagbabandol, nagbibigyan ng kumain para gumalaw. Ano po? Ang nagpapagalaw, kaya nagdi-distribute din ng dugo sa ating mga organ ay utak. Kaya malaki ang pati ng utak. Kaya yung signal na gumalaw ka, yung utak natin, may blood clot na yan, kaya may tumutok na ugat sa ating utak. Doon tayo nagpapakalize, dipindi sa dami. Kaya yun ang salitang stroke. At ang stroke ay nangyayari ito kung masyado ng mataas ang blood pressure. Hindi kaya ng ugat. Ngayon, minsan, may mga tao na pag sinabi natin mind stroke, hindi pa natuloy yan. Kaya kapag na mind stroke ka, bibigyan ka ng maintenance mo. Para kapag naulit, at least hindi ka na stroke. Pero kapag grabe-grabe na, halimbawa, may nangyari po sa tarla, yung manugang ni Pastor Jerry, 240 yata yung blood pressure. Lumabas ang dugo sa ilong sa ano pa itong law? Bibig. Ang alak ko, bibig. Bibig pala. Okay. Ngayon, dinala agad sa hospital. Ang tanong ng doktor, wala ka bang nararamdaman? Wala po. Hindi pa nagdaman katawan mo? Hindi po. Hindi pa sumagit ang ulo mo? Hindi po. Ay naku, delikado yung katatakot yan. Yung tumawag sila. Sabi ko, loudspeaker mo yung circuit mo. O, anong nangyari? Mataas ang 240 ang ating dugo at lumalabas ang dugo sa ating ilong at saka sa ating bibig. Anong sabi ng doktor? Nakakatakot daw. Pero wala ka talaga nararamdaman. Okay, ganito po yan. Pag ako, mas maganda yung wala kang nararamdaman, ibig sabihin, malakas pa ang resistance mo. Ay bakit hintayin pa na maparalyze ka? Bakit hintayin pa na may mangyari sa iyo? Maganda yan, pag pinababangon yung dugo, at least, siguro, mag-request ka lang ng mipitipin para bababa yung ano, at saka, bigyan ng maintenance. So, narinig ko, sabi ng doktor, sige, bigyan ninyo ng mipitipin. At alam po nyo, nakakatakot ang stroke. Nakakatakot ang stroke. Pero, alam niyo ba na ang solusyon lang yan para hindi tayo magka-stroke? Diet sa pagkain. Alam niyo ba kung saan namatay si Adam at Eve? Dahil sa pagkain, hindi niyo ba alam yun? Sabi ng Diyos, huwag kayo kakain kayo sa lahat ng buma dyan. Maliban lang doon, buma doon sa ano, gitna. You can eat every fruit except the fruit of the tree in the midst of the garden. Kaya kung saan nagkasakit ang tao, kung saan mamamatay ang tao dahil sa pagkain. You know po, lifestyle lang yan. Ay nasubukan ko rin ang stroke. Nasubukan ko na COVID. O ngayon, ang lakas-lakas ko na. Kasi natuto ako na mayroong disiplina. You know po, nakakapag-basketball, nakakapag-langoy, nakakapag-jogging na one hour. Kahapon, ay kinuha ni Pastor Chris yung sasakyan. Wala akong magamit. Tapos gamitin ko sana yung kotse, kaya lang baka wala akong pagparkingan. Siguro alas 3. Naglakad na lang ako papunta doon. Kaya nga po nasa loko. No, sir, bakit may naglalakad? Hindi exercise doon. Ang init-init, wala hindi. Tapos, pauwi ako. Naglakad ako ulit. Hinulang pa. Yung linakad ko yun, akala ko, naglalakad kasi ako araw-araw, dapat one hour. Yung naglakad ako papunta doon, tingnan ko, 12 minutes lang. Ang mati pala yung bayan. Tapos nung umuwi ako, 30 minutes lang. Kaya pinulang ko pa rin, pagyan one hour. Hello po. Ang paglalakad, maraming itutulong yan. Yung maugat sa puso, yung lang, sa kidney, lahat. Naiiwasan natin yan. Pangalawa, pagkain. Pag sinabi,
ay sarapin ng Panginoon huwag sila kakain. Tingin nila, alam niyo ba kung saan nagkakaroon ng problems ngayon? Dahil sa process ko, hindi masama ang McDo, Jollibee, hotdog, ano pa dito? Ha? Sino, ano pa? Lahat-lahat ng process ko, hindi ito masama, hindi ito masama kung paminsan-minsan lang. Ano po, alam niyo ba na ito? Alam niyo ba na sa ngayon, marami sa nang nakita mga bata, na bata pa lang nasakit na sakit. Chichirya, nga ganun. Kailan ba yun nung ano? Kailan ba yun? Nung Thursday, nagpunta kami sa Tarla, sa Babang Tarla, nagtuturo ako doon. Once in Magla. Tapos si Junjun naman, pumunta sa Agrupo. Ang problema, nung nasa kayo kami, kasi kailangan ko pakain ng mga kasama kasi pagod kami, pinatawagan lang si Madam Gayoto, hindi makontak ang support. Pinatawagan din ang anak ko si Madam Tanyoko. Pero ewan ko, bakit si Daddy hindi pa bibili ng pagkain? Kumuha daw sila ng pagkain naman para sa kanilang mami. Sabi naman, medyo nalit kami ng kulti. Pagdating namin, bakit hindi nilintan ito? Buksan mo ito, masarap ito. Ayaw buksan, busog na daw. Anong pinain? Sardinas. Ngayon, ang tagal niyo kasi, sabi ko, kunyari ka, anong ang tagal? Makasisigaran ka kiti at sardinas. Wala namang kasama sa sardinas. Kaya lang, lahat ng pilaka, lahat ng income, sobrang taas ng preservative na nakakasira sa puso, kidney at liver. Hello po? Hello po? Amen. Ang isa bang nakaka-stroke, nagpapataas sa dugo, yung sobrang taas ng sugar. Kaya may sisirga ang pinamatay, sabi nila, kidney failure. Ay wala pa tayong, ayaw ko kung si Daniel, kung meron siya narinig na ang pinamatay kidney. Pero kaya may sisirga, mataas ang sugar, nagbara sa puso, yun ang pinamatay. Kasi ang mataas ang sugar kasi sobrang malapot yan, hindi basta-basta yung circulate. Kaya kapag kumito ang circulation ng sugo, anong mangyari sa tao? Mamamatay ka. Discipline lang po yan. Lalong-lalo na, minsan, yan ako nagagalit sa bahay, laging mantika. Mantika, prito. Nagkakaroon ng, anong tawag ito? Problema sa liver. Anong tawag doon dali? Ha? Papi liver. Kaya, yun lang. Wala namang masama-sama ito. Bawas-bawas lang. Ano po? Lalo-lalo na sa mga senior citizen na mga senior citizen, bawas-bawasan ang masisipo. Matataba. Alam mo ang Japan, siyempre ang loro ko Japanese. At sa buong mundo, ang pinakawag natin dito, ang nasyon kung saan nakakakita ka ng mga pinakamahaba ang buhay ay sa Japan. Alam niyo ang pilasa din ng Japan, tanong, meron ba kayong nakita na na-high blood, na stroke, na ang inuulang ay gulay at isdala? Meron ba kayo? Meron ba, Daniel? Meron ba historia na na-high blood dahil sa isda at gula ang kinakain? Ha? Hindi ma-high blood lang, pero hindi ma-stroke. Lagi na lang gula, lagi na lang isda na high blood ka, kaya lang walang stroke. Nakuha niyo? Sino ba ang nai-stroke? Anong kinakain nila? Karne, hindi ba? Kaya, ano po, kaya salamat po sa kapatid na nagtatanong, lalo na po sa kapatid sa Jinsan. Yan po ang stroke.
Madali lang yan. Ang diabetes simple din yan. Pero nakakatakot din yan. Pag nagbara sa puso mo, o kaya sisirain din ang tigil mo. Kaya nasa discipline lang yan. Noon, na-high blood ako dahil sa walang disiplina. Ang paborito ko noon, lechon na manok, adobong baboy, lechon na baboy, lalo na yung unang tawag niya, inong sa paa. Tapos, nahiligan ako ng, anong tawag? Ano ba sa ano? Ano ba yung sling saan? Sa Tagalog? Ipon. Ha? Ipon. Ipon? Ipon. Manilig ako dyan. Lahat ng crops, o anong nangyari. Isang buwan ako, isang saan pumupunta. Nung nasa bita niya kami, hindi ako, nakalingan ako, no? Isinakal ako nito sa leche. Imagine one month, hanggang sa nagtirati ako one year. Nawala na yung sakit. Nung na-audit ako, sa din ang COVID specialist na hired from Estudio, ay sanong ko sa malakas ang iyong immune system. Sabi ko sa kanya, gumagamit ako ng mga corticosteroids. Kaya ito, ibig sabihin, na-delay, kasi ang hirap humanap noon ng ano, invisible. Pero bago nang mangyari, at least makahanap na sila ng invisible para sa COVID. Pero kapag nahinga ang ating immune system, wala, mama talaga. So nasa disiplina lang yan. Hello po? Amen. Okay. Ang pag-aralan natin, sa series sermon pa rin tayo, last Sunday, i-start na natin ito. Makinig kayo dahil ang purpose ng sermon na ito ay para sa mga Kristiyano na, para hindi basta-basta. Ang purpose natin, maraming Kristiyano na madaling ma-offend, madaling ma-discourage dahil sa mga problema sa buhay. Yun ang purpose natin ngayon. Pag next Sunday, ang pag-usapan naman natin is katalimuhan, wisdom, knowledge and wisdom. Para naman mag-welcome natin ang lahat ng mga congrats, ganyan, kung masasupport, kapit sa school. Pero sa ngayon, ipagpatuloy pa rin natin ito, Serious Sermon on the Life of Job. Napag-usapan natin ito, tanggalin mo na yung part 1. Ang napag-usapan natin yung part 1 last Sunday. Alam niyo ba, para makuha ko yung istorya nito, binasa ko ang Job 1 hanggang Job 42. Kaya pa ako halos lahat yung time na doon magbabasa para makuha ko yung istorya tungkol kay Job. Kaya ito, ang sermon na ito actually ay para sa mga totoong Kristiyano. Para sa mga nagsasabing Kristiyano na kailangan natin mapag-aralan ito para hindi tayo basta-basta nabibiscourage sa mga pagsutok sa buhay na darating sa atin. Dahil sa ayaw at gusto natin pagka-Kristiyano ka, darating ang pagsutok talaga sa buhay. Okay, so ito muna tayo. Pag naririnig natin yung story about Job, alam niyo ba sa mundo, marami rin mura ng pag-ilihiyon na sobrang matatalino. Kaya kalaman, sa pananaral ng salita ng Diyos, inuulit ko, ang pinaka-importante, yun ang sinasabi ko sa mga estudyante natin mga kapastoran, ang number one kulit ay number one qualification ng pananaral at salita ng Diyos ay yung ikaw ay tinawag ng Diyos. Hello po? Hindi lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay sinogo ng Diyos. Yun ang totoo. Pag napunta ka doon sa nangangaral na iba ang doktrina, hindi sinogo ng Diyos, imbis na milapit ka sa Diyos, lalalim na ka. Hello po? Kaya nga lamang, minsan maraming naiingit. Pero alam niyo ba, na sa ngayon, sa mga preachers natin, kaya may isang pastor natin, sabi, Dok, hindi pa kayo mag-offer ng ano, master's degree again?
pag-train ninyo na magkaroon kami ng katulong para at least i-start natin ulit yung master's degree, i-offer natin sa mga kapastoran na walang chance na pumunta ng university, mga degree, dahil ang pinaka-qualification ng nangangaral ng salita ng Diyos ay yung kunin. Ngunit, ang kaalaman ay importante rin. Ito ang sinasabi natin, privilege. Hello po? Kaya nakikita niyo siguro, sa ngayon, pag nag-prepare sa panay educational. Kasi mas maganda yung ang tao malaman niya ang katotohanan. May mga tao na sumampalataya by emotion lang. Pag nawala na yung emotion, wala na yun. Pero kapag alam mo ang katotohanan, kahit anong mangyari, nananalo pa rin ang katotohanan. Kaya tayo sabi ng philosophy of education, knowledge is power. Hello po? Baka pangyarihan ang kaalaman. Ngayon, maraming mga scholars ngayon. Hindi ba, ang pinag-usapan natin is story ni Job. Ang debate ngayon, totoo ba yan o parable lang? Yan ang debate ngayon. The story of Job is now a controversial issue undebated because some claim that it was just a parable. Sa amin sa Amerika, lumabay sa doctorate. Sobrang dami ng business. Lahat ng pasikwel na higapin, pag-aralan mo, hanapan mo ng solusyon, hanapan mo ng kasagutan. Hello po. Kasi sa kanila, mahirap yung maniwala ka. Oo, naniniwala tayo sa Diyos. Pero iba talaga yung bakit tayo maniwala. Hello po. Sabi rin ng medical, ligtas ang merong alam sa kalusugan. Ano po? Ganon din sa salita ng Diyos, ligtas din ang merong alam. Hindi tayo basta-basta natitiso sa daon din ang religion sa mundo. Gaya nung sabi ko, marami na rin gumagamit ng salitang Baptist. Pero actually, sa practice, teaching, hindi sila totoong Baptist. Okay. The majority of rabbis, ang rabbis, ito yung mga Jewish scholars. The majority of rabbis or Jewish scholars said that Job never existed, but he was a literary creation by a prophet who used this form of writing to convey a divine message. Na ang isang propeta ay para maniwala lang ang tao ay gumawa ng istorya. Yon ang sinasabi nila. Halimbawa, yung nangyari kay Noc at Lazarus, minsan, yon talaga ay parabol. Pero yung iba, maniniwala sa lakwal. Direct din yan. Pero pagdating kay Job, tingnan natin kung totoo bang parabol na ito. The shortage of information begs the question of whether Job was real. As a result, some have conducted this is in fact a parable or allegory. Parable lang daw. Kasi kulang sa ebidensya. So yung nangyari kay Job ay isang parable lang. According to the Jewish scholars. But many scholars believe the story recorded in the Bible have actually happened because there was a Jew lived in the desert lands of modern-day Northern Arabia. Nakita nila na totoo na mayroong Jew na mayaman sa northern part of Arabia. Kaya there is an evidence that there is a Job in the Bible and this is really happened. Ano po? Yes. Totoong nangyari ito. Kagaya nung nangyari kay Daniel, probin yan. Kaya totoo po,
na yung nangyari kay Job, ito po ay nasa Bible. In this symbol, we will know the suffering of Job from the hands of Satan and how victoriously handled his faith. Sa totoong mananampalataya, ang purpose ng sermon na ito, alamin natin paano naghirap si Job at paano niya hinandal ang kanyang pananampalataya. Hello po? Amen. Sa church na ito, siguro pag sumahin mo ang lahat ng members, aabot tayo ng thousands. Yung iba nag-abroad, yung iba ay sa ibang lugar na, yung iba nag-transfer na. Pero yung iba nag-backslide, yung iba hindi ko alam. Hello po? Okay, so yan pa ang purpose ng sermon nito. Sa chapter 1, sabi ko sa inyo, para mabuo yung istorya ni Job, ay binasa natin hanggang chapter 1 hanggang chapter 42. Imahaba yun. So, pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, minsan nababago ang isip mo. Kahit gaano dami ng problems mo, marami kang naririnig na negative. Kasi kapag ang tao ingit sa iyo, do not expect na positive ang sasabihin sa iyo. Kasi kapag ingit ang tao sa iyo, kalaban ang tingin sa iyo. Pero kapag yung tao ay nagsasalita ng negative sa inyo dahil ingit sa iyo, mas lalo kang magpakita ng awa sa kanila. Sabi ko nga noon, sabi ng philosophy, the reason why people talk behind you because they are behind you. Nakuha nyo? Kaya yung mga tao nagsasalita sa likuran nyo dahil hindi nila kayang mauna, laging nasa likod sila. Pagbisan natin sila, mahalin natin sila. Hello po? Kaya sa akin, inunawa ko na lang lahat yung mga inggit sa akin, no? Hindi ba, galing ako ng Amerika, sabi ko sa Panginoon, hindi ako makapaniwala, papaano ko? Kaya pasak. Ang hirap-hirap yata yung doktorat sa Amerika. Kaya nga po minsan, kaya nga ang isang reason sa DepEd kung bakit tinagtagan ng senior high dahil daw bababa ang tingin ng foreign sa ating edukasyon sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, sobrang yabang ng mga Amerikano. Yan ang totoo. Kahit 20 years mo sa high school, mababa pa rin ang tingin. Kaya kapag doktor ko sa Pilipinas, punta ka doon, hindi ka pwedeng maging doktor, mag-aratol. Yan ang privilege namin pag sa Amerika ka nakapasa. Ang tinatanggap lang sa Amerika, number one is nursing. Kasi yung subject ng nursing international yan. Ang civil engineer, hindi tinatanggap yung license, pero tinatanggap din yung kanilang ano. Engineering, number one nursing, pero sa doktor, wala. Wala silang tiwala. Mag-aral ka ulit doon. Yan po. Yan po. Kaya, ang hirap-hirap doon. Pero, yun nga, hindi ako makapaniwala. At dahil doon, alam mo, pag naging successful ka, minsan may emotion ka, hindi mo mamalayan ang magpanako. Lord, dahil sa biyaya na ibinigano mo sa akin, magkanta ako ng master's degree classes para sa mga kapastoral, mga professional na gustong mag-upgrade, kahit libre. Yung kayang magbayad, magbayad. Kaya nagtanda ako from Manila, Pampanga, down to Lawa, Cagayan, Baguio, Sabina. Maraming mga pastors na nagpapasalamat. Kaya lahat ng mga sikat na kapastoran dyan, kasama si Dr. Emerson sa Pampanga, naging estudyante natin. At dahil naging popular po tayo, marami nang lumabas na post. Hindi naman kailangan ng doktor sa ano? Pagiging pastor. Ang kayo ko na yan, ang yapan-yapan yan. Paano ako naging mayabang? Nagturo ako ng libre. Nagpapasikat lang yan. Pero alam niyo, pag ikaw ay nasa taas at may pagbato sa iyo, hindi na kailangan bumaba ka at patulang mo. Hayaan mo na.
Sunday sa mga maunawaan din. Hello po? Hello? Ngayon, tinabayaan ko lang. Sa ngayon na pag nakikita ko, lalo na nung pag nag-graduation at nag-charge ako ng graduates sa Apikali sa Barrio, nakita mo yung mga pasok talaga ngayon. Uuman naman. Sa atin, hindi kasi ako nasanay. Yun ang unang pinasok ko sa isip ko na iwasan natin ang pagkakili. Ang sabi ng Biblia, makisaya ka sa mga tao naging successful, nag-lilis ng Diyos. You sympathize with the people naman na may pinagdadaanan. Hello po? Halimbawa, kung meron dito magiging preacher, mas magaling pa. Halimbawa, gusto ko, meron pa sana mas magaling sa music na sa atin. Hindi ako naingi. Mas gusto ko yun. Ganyan ang feeling ng taong matino. Hello po? Ang Pilipino, naglagay ng business sa pakugan, kumita ng marami, ginayahin. Kaya business hanggang doon na. Diba? Minsan, ganyan ang Pilipino. Kaya iwasan natin ang pagkaingit. Kaya nagpapasalamat po tayo na at least by privilege nagagamit natin para igay natin ang mga tao sa Diyos. Kung anong success meron tayo, huwag natin gamitin na pagyabang. Dahil hindi natin nakanta niya kung hindi tayo sa biyaya ng Diyos. Bagkos, mas maganda pang privilege natin ang tumulong. Kaya lagi kong sinasabi sa ating life, sa health tips, na ang doktor should be profession and passion must go together. Hino po? Anong sinabi ng chapter 1? Job was a wealthy man. He is a perfect, upright, and one that feared God and eschewed evil. Diyos mismo ang nagsabi na si Job matino, ayaw niya sa masama. Hello po? Ngunit meron na inggit. Sino ang naingit? Alam niyo ba kung sino ang naingit kayo? Si Satan. Kaya pag ikaw ay naging successful, lalo na kung malakas ng pananampalataya mo, naging faithful ka, maiingit si Satan sa iyo. At hindi lang yan. Job was the target of Satan. He wants to destroy the faith of Job in God. Si Job, dahil pinagmalaki ng Diyos si Job at sinabi na si Job ay marangal na tao, mayaman siya, at ayaw sa masama, siya ang tinarget ng demonyo. Hello po? Oo naman. Because we know that Satan is the number one enemy of God. Kalaban yan. Faithful members of the church are targeted by the devil. He wants to destroy them, but unfaithful members and rebellious members are being used by the devil in his evil plan. Nakita mo pagkakaiba? Dahil you started becoming faithful in the church, faithful in your faith, ang gawin naman ng Diablo, sisirahan ka. Para nawala ka. Yung mga members naman na mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin, negative pa rin ang isip, kayo naman ang gagamitin ng Diablo para masira ang church at masira ang iba. Hello po? Hello? Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Huwag tayong magpagamit sa Diablo. Lalagyan ng Diablo ang puso man ng inggit para manira ka. Satan claims that Job is only a faithful man because God has blessed him well and large family. So God agreed, let Satan take everything from Job. Si Satan ay pumunta sa Job. Alam mo, Panginoon, maniwala ka sa Job na yan. Para bang sinasabi, maniwala ka kay Daniel. Mamaya aalis yan. Mawalan yan ng trabaho, tingnan mo. Yan ang hamon ng Diyos. Yung mga deacons ninyo, ayaw pala.
Yun ang sinasabi ng Satan. Si Satan lang ang nag-iisip ng gano'n. Hello po? Maniwala ka sa mga worker ko, parang sinasabi ni Satan. Maniwala ka kay Ron. Maniwala ka kay Ron. Pumapunta lang ang mga yan dito dahil may alawan sila pamasahin. Huwag mo silang bigyan ng pamasahin. Tingnan mo. May mga members na pumupunta sa Diyos dahil sa tulong. Tanggalin mo yung tulong. Tingnan mo. Ano po? Kaya yan ang ginagawa ng Diablo. Sabi na sa Diyos, maniwala ka kay Diyos. Kaya kapit, force niyo sa inyo dahil wala siyang hahanapin sa buhay. Kompleto ang family, mausog siya, may pera siya, mayaman siya, lahat-lahat. Pero pag mawalan si Diyos ng kayamanan at magkasakit yan, tingnan, iiwan ka. Kaya sabi ng Diyos, o sige, subukan mo. Sinubukan ngayon ang Diablo sa Satan. God allowed Satan to ruin the life of Job because of his confidence that Job is strong, faithful, and loyal to his God. Alam niyo ba, ngayon ko lang ito masabi, may tumawag sa akin, Job, may i-refer po ako sa inyo. Anong yun? Problema ko, bakit inoperahan ako sa breast cancer? Ano, nauna sa throat, the thyroid. Pagkatapos, inoperahan ako sa myeloma. Noong a year after, inoperahan din ako sa breast. Ay biglang ipinakita ang kanyang breast. Ox, kahit huwag mo lang ipakita. Ang problema, meron akong screenshot na narinig. In-screenshot ako. Tapos, ang sabi na, I want to ruin your life, Doc. O sige, sabi ko, privilege mo yan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Tingnan natin. I still believe in God na hindi niya ako pabayaan. Sige kami mo. So, ang ginawa ko na rin, kinuha ko yung pangalan, in-screenshot ko rin. Pero sa awa ng Panginoon, after 1 week, sumawad din siya, Dok, na-realize ko. Sa totoo lang, may isang pastor na nagsabi na sisirahin ko ba. Anong paralan ng pastor? Sunat sa akin, Bandang South. Anong taong ang purpose? Ang alam ko na hindi. Ayaw ko Dok na pagkain sa demonyo. Na-realize ko, bakit ako naging instrumento? Wala naman po kayo tinawag na sana. Sinabi ko sa pastor, well, atakihin niyo ako kung ingit kayo, but not below the bed. No one is above the law. At this time, instead of using my faith, I'm using my authority and love. Ano bang sabi ng Romans 13? Lahat po tayo ay pasakop sa batas. Ang ginagawa mo, islander ito. Pag islander ito, this is a moral damage. You have the intention, may witness ako. Ito yung babae na ginamit niyo. Isa ang nagiging witness at gagamitin ito sa korte, sisingilin kita ng 5 million sa paninira mo sa aking ginawa. Pastor ka pa naman. Ikaw ba talaga ay pastor o kaya ikaw ay pastor ng demonyo? Sa awa ng Panginoon, parang hindi ko nakikita, pero ang kanyang tawad ay iyak. I want to kung artista lang. Dok, pasensya na po. Hindi po mahuli. Alam niyo, kung tayo ay walang inaagrabyado, kahit papaano nila tayo sisirahan, hindi tayo papabayaan ng Diyos.
Basta wala tayong ginawang crime, wala tayong ginawang kaluhuhan sa ibang tao, wala tayong dapat katakutan. Hello po? Nasubukan ko rin yung ganyan. Halos sabihin ko sana sa aking family, pero huwag muna. Hindi ko sinabi. Dahil may mga problems din ako na ako lang. Pero dahil nasipin na, hindi ko na sinabi sa kanila para ayaw ko pati sila magamay at magka-problema. Pero at kawin yung nangyari ko. Halos 24 hours, nahirap matulog. Iniisip ko yung sinabi na I want to ruin your life. Pero naisip ko si Diyo na kahit anong nangyari, nagtagumpay tayo sa akin. Basta importante, wala tayong inoko, wala tayong iniskam, wala tayong inagrabyado, wala tayong dapat katakutan kahit sirahat ka. Hindi ka babagsak, nandiyan pa rin ang Diyos. Hello po? Kaya naalala ko yung salitang huwi. What are the tragedies and agony suffered by Job from the hands of Satan? Ayon sa Biblia, ano ba yung mga kahirapan na ginawa ng Diablo kay Job? Ano po? Sa chapter 1, Roman number 1, sa chapter 1, Job loses his wealth. Nabagin pala natin ito nung rasandi. His animals were stolen and his shepherd were killed by the Sabians. Yan. Ang mga Sabians na ito, ito yung mga galing sa ancient people from kingdom of Saba, southwestern Arabia. Ano yung iba ang tao sa Arabia doon? Yun yung sinasabi nila paglalamas tayo, halos patayin sila ng tao. So lang nakakatakot talaga, Egypt, Arabia, mga ganyan. Nung walang panahon. Ito rin ang nangyari. Kasi kung totoo kasi, si Ho, maramal, wala siyang ginawang masama, naglilingkod sa Diyos, ay bakit? Kailangan pa dumaan ng ganyan. Hello po? Dito na, of course, alam natin na ang mga kahirapan na nanadarasan niya ay gawa ng Diablo. Kaya minsan, may mga kahirapan sa ating buhay, ito ay gawa ng Diablo bilang pagsubok sa atin. Hello po? Ngunit may mga kahirapan din na nararanas natin na ito ay palo sa atin. Dahil unfaithful ka, tingnan yung mga estudyante. Mula kinder, hanggang nag-graduate ka sa college, hanggang nakapasa ka, hindi pa biyaya ng Diyos yan. Lahat ng success na binigay ng Diyos sa atin, may agreement ka sa Diyos. If you are a child of God, if you are a real Christian, once that God has blessed your life, there is always a purpose behind. May agreement dyan. Kaya nga nagpapasalamat ako. Natapos ko ang apatang doctorate sa Amerika. What purpose? Dahil nagkaroon ako ng desire na tumulong sa kapastoran. Nakugid ako. Sa awa ng Panginoon, willing na rin ako mamatay noon. Gusto ko rin matay niya. Kaya ito malakas pa rin hanggang ngayon. Hello po? May pumunta dito. Dok, bakit sa amin? Yung mga senior citizen, ganito na ang paglakad. Hindi rin sila makatayo. Kaya sa church namin, at tumatayo lang mga young people. Yung mga senior citizen na kaupulan, at siyempre, nasa immune system niya, nasa kalusugan niya. Ang malusog na tao, kaya mo gumanong pa rin. At ang mga hindi na malakas, hindi kayang ganito. Ganyan.
Kasi sa paglalakad, doon mo nakikita yung balance. Loko, kung kaya mong ipalang sa sarili mo, manusok ka pa. Yan pala ang nabitin sa natin ko kanina sa yung nagsabi ay uwin yun. Yung bakit magkakaroon ng thyroid problem sa breast, sa mayoma, o sige, inoperahan na natanggal na yung bukod. Tapos, after ayat, meron ulit. Tinanggal yung bukod. After ayat, meron ulit. Anong dahilan? Sa medical science, sa kakulungan ng hormonal imbalance. Tutubo at tutubo yan dahil may hormones na kulang sa ating buhay. Kaya kailangan natin yan. Kailangan maging malakas ang ating immune system, lahat ng ating organs. Kailangan malakas. Hello po! Sa pananampalataya, MNDL. Okay, balik tayo. Marangal na tao si Diyo. Ayaw sa masama. Bakit naghirap? Dito natin makikita na it does not mean that if you call ka, alis ka na naglilingkod sa Diyos, ibig sabihin, ang gumagawa niya, Diablo, gusto niya kasing sirahan ka. Gusto niyang mawala ka. Ang iso dito, sana, bakit pinabayaan ng Diyos si Job na maghirap? Minsan na lang palagi natin sinasabi, nung nakumit ako sa atin ko, ang gain ko, million. Salamat na lang sa privilege sa SM yun. Pag nakita nila na may doctorate ka, may privilege ka, tapos may mga tumulong din. So, kaya yung 800,000, sana papatayo lang sana ng building, sabi ko sa Panginoon. Sayang yun. Maraming misyonaryo na naghihirap, bakit Panginoon ganito? Pero, dinali ko, Lord, forgive me. Tawarin ako, Panginoon. I'm sorry about it. Hello po? Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Kaya, alam natin na paghihirap ito ay gawain ng Diablo. Ano pang nangyari? A group of guardians stole his camels and killed all his servants. Imagine yan. Pati animal, ninakaw, kinatay pa ang kanyang mga alagad, italagang mapapaglap ka. Pero, pag ikaw si Diyo, ano kaya posibo mo? Papasalamat na rin ako sa aking mga experience. Wala naman akong ginagawa masama sa mga tao ko. Bakit ako sinisirahan? Dahil ba tayo ay linis ng Diyos, nakatapos, nakapag-aral, at tinatanong din sa akin, paano ko daw napakaral ang ating mga anak ng law at engineering? At bakit nila hindi alam yun? At siyempre, hindi masama ang yumaman ka. Basta honesty. Hello po? Maraming nagpapatayo, maraming mga churches ngayon na pinapatayo, mga pastor nagpapatayo ng gagandang building. Kaya lang, anong gagamit ko sa magandang building kung panay kasi dumalingan report naman? Noong may kaibigan ako sa US, Doc, anong pwede kong itulong sa inyo? Sabi ko, building. Kaya yan, patayo ko yan, building niya. Bigla na lang, meron, hindi ko makalimutan ang pangalan ng Fred Balata. Tawag ko kay Doon na imatanggal niya. Kaya nagbigay sa niyang 1.8 million para sa building. Sabi ng Amerikano, I'm sorry, Dr. Bayon, but there is someone says that your report is fake. You did not build building. You just took pictures of buildings. Sabi ko, oh, why not come to the Philippines and visit our ministry? Iayaw naman niya. Kaya okay na. Maaaring kinuha niya yung sponsor, maraming gano'n. Minsan, ginagamit din ang religion ngayon na hanap buhay sa atin nakakatapos. Itong hanap buhay na kailangan ko bago ba ako sa ministry. Hello po?
Lambis sa script kung sinabi, sana hindi kayo magsasawa. Maganda na sana ang pagiging correcto sa Amerika. May clinic doon, kaya sabi ko kay matandiyo ko, mag-prepare ka, mag-change visa ako, dito tayo. Ayaw ko! Sabi naman niya, pero pagpatuloy natin mamaya, kasi tamang-tama sa iso. God allowed Satan to ruin the life of Job because of his confidence that Job is a strong and faithful man. Yun ang sagot. Ang katanungan, bakit pinabayaan ng Diyos na maghirap si Job? Dahil alam niya na kaya-kaya ni Job. Si Brother Ben, wala kong masabi sa kanyang honesty at faithfulness. Pag nasa abroad yan, sa giving walang problema, pero nakita ko yung kamay. Parang minor na parang si Job. Yung kamay niya ay naging concern ako, kaya mamaya pala matrosak tayo. Isabi ko, bakit si Brother Ben para faithful? Saan magkakaroon ng ganyan? Kasi alam, gawain ng Diablo yan. Si Ka Ben, unani-tani, faithful ka lang unay. Gumagastos ka para sa church, pagkagastosin ka lang, iba. Pero bakit inalaw ng Diyos? Alam ng Diyos na si Brother Ben faithful. Yung iba sa inyo, faithful kayo sa giving, pero bakit kayo nagkakasakit, nagkakaproblema? Alam ng Diyos na kaya ninyo yan. Hello po? Kasi gusto rin ng Diyos na matrain po tayo. Kaya mayroong awit na the last step of the miles. Pag hindi mo na kaya, dyan na papakilang Diyos. Kaya, Job did not prostrate the trust and confidence of his God to him, but he made God to be proud of him. You know po, minsan, nahilig din ako sa sports. May time din ako pag naglalakad, nanonood ako ng volleyball, nanonood ako ng boxing, nanonood ng basketball. Iniiwasan ko lang, if possible, iniiwasan ko lang yung meron akong minamano. UP, ano ba yung kalaban nila? UP. Gusto mo yung UP sana? Bakit kayo natago? Anong ginawa nyo? Ganun, mas lalo pinapago. Kaya, pinalitan ko. Ibig sabihin, pag nanonood ka ng sports, meron kang gustong manalo, pag natalo, anong feeling mo? So, ibig sabihin, ganun din ang Diyos. Pag tayo ay lumaban sa Diablo at nanalo tayo, masaya ang Diyos. Hello po? Kaya hindi ko na-prostrate ang Diyos kay Job. Pangalawa, Job loses his children. Na wala ka ng mga anak. Tayong mga magulang, minsan, hindi natin naiwasan ang magalit sa ating mga anak, lalo na kung suwain, lalo na kung matigas ang ulo. Pero kapag nasasaktan yung anak, gano'n ang tigas ang ulo ng mga yan, pag nasaktan, nasasaktan tayo. Hindi ba ang tawag natin yan, mental torture? Hello po? Nagkaroon ng mental torture si Job. At this is it, ang battle na nararanasan ni Job, mental torture. Nawala ang kayamanan, lahat ng mga alagad, nawala pa ang kanyang mga anak. Nagkaroon siya ng mental torture. Pero nakita ng Job po, kahit ganon ang nararanasan ni Job, hindi pa rin gumive up si Job. Hello po? Ang sabi ni Satan, sige ah, matibay matapag ka, tingnan natin. Pero ano bang sekreto? Ano bang sekreto ni Job? Sa hirap, sa mental torture na kanyang naranasan, bakit hindi pa siya na-discourage? Bakit nagpapatuloy pa? What Job did when he was
when he loses his wealth and his children. Nawala ang kanyang kayamanan. Nawala ang kanyang mga anak. Anong ginawa niya? Discouraged? Hindi. He worshiped God in the midst of sorrows and agony and no feeling of dismay. You know po, sa atin, ibang problema lang. Hindi ka nakupunta sa church. Sa mag-estudyante, kunting assignment na lang. Wala ka ng time sa church. Mga teachers lang, hindi mo lang natapos yung lesson plan mo, uso pa. Nung nagtutuwa ako sa high school, uso nga talaga naman yan. Wala ka ng time sa church. Kunting problema lang, wala ka. Ay, senyor, nawala ang kanyang kayamanan, na bankrupt, nawala ka ng mga anak. Anong ginawa niya? He worshiped God in the midst of sorrows. Pag meron kang pinagtadaanan at madiscourage ka at lumayo ka sa Diyos, mas lalong maghihirap ka. Pag meron kang problema at meron kang pinagtadaanan, mas lalapit ka sa Diyos, manatili ka sa Diyos dahil hindi ka niya pababayaan. Ano po? Nung nagkaroon ako ng problema, sabi rin ng aking estudyante, hindi niyo ba alam na meron akong estudyante ng mga abogado, estudyante ko sa doctorate, si Attorney Abigail ng Baguio. Estudyante ko yun. Kumukuha ng PhD. Sabi sa akin, Doc, kung meron pang naninero sa iyo, sabihin mo lang, I am willing to give myself, send my services free. Kino po? Kaya sa araw ng Panginoon, wala na. Matakot na rin sila. Pero ang number one dyan, pag may problems at pinagdadaanan ka, huwag kang aalis. Kaya tingnan natin ito. Anong ginawa ni Job? Na-discouraged pa siya? Nanghihina pa siya? Hindi. Pag tingnan mo yung problema, imagine yan, lahat ng kayamanan, mga anak na matay. Ngunit anong sinabi ng Biblia? He worshiped God in the midst of sorrows and agony and no feeling of dismay. Job chapter 1, verse 20. Tingnan natin. Di ba, next Sunday, next answer mo natin. Job chapter 1. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped God. Hello po? Makaya ko kaya yan? Makaya mo? Si Job tao, tao ka rin. Si Job mananampalataya rin. Kaya natin yan. Hello po? Okay, ganun po sa outline. Yun ang sikreto ni Job. Pangalawa, he justified God and admits that all things he has are from God and he has the right to take them away. Nung nawala ang kanyang kayamanan, sabi niya, sa bagay ang aking kayamanan galing naman yan sa Diyos at kung gusto niya po, wala akong magagawa. Hello po. Ngunit, hindi siya nag-complete. In other words, he justified God. Humanap siya ng paraan para hindi siya mag-isip ng negatibo sa Diyos. Minsan sa atin, pag nagkaroon tayo ng problema, nagkakaroon tayo ng negative na pag-iisip. Pag ikaw ay nasermonan, magalit ka sa atin. Ngunit kapag naghahanap ka ng justification, sabihin mo, ang preaching ay maganda para sa ating kabutihan, hindi sa ating kakasira. Kaya walang dapat na magalit ako sa ating paso. Hello po? Hello? Yan ang dapat, yan ang matalino. And that is the reason why Job justified God, naghanap siya ng paraan para hindi siya magalit. Halimbawa, kayong mga young people, mula nung pagkabata kayo, nung bata kayo, faithful kayo. Kung kailan pa kayo graduate ng college, naging inactive na kayo, what happened? Ngayon,
Pag sinasabi ko ito, huwag kayong masaktan. Isipin nyo na ang purpose ko para sa inyo din. Huwag ninyong hintayin na papanguin kayo mismo ng Diyos. Ang purpose ko lang, kaya ako nagsisermon ng ganito, para sa kabutihan. Ngayon, kung matalino ka at sinabi ko, siguro si Dr. Yoko ang gusto niya sa atin, lumating ako na malapit sa Diyos, lumating successful Christian. Huwag mag-isip ng negative. Yan ang ginawa ni Diyos. Hindi siya nag-isip ng negative. Yung iba na saktan, pag hindi mo binibigay ang 10% mo, magnanakaw ka. Kaya ako sinasabi yan dahil yun ang nasa Biblia para maiwasan ang cursing. Pero dahil negative ka, dahil sa times mabalis ka. O sige, tingnan natin. Hindi naman ako matatago. Kung totoo anak ka ng Diyos, wala namang taong kerte. Manghina ka. Pero kung totoo kang anak ng Diyos, pag nagkapakababawin ka. Loko? Yan ang secret ninyo. Job never blamed and accused God because he knows that God is in God all the time and he knows that God has a good purpose behind. You know po, minsan ang mga anak hindi nila nakikita kung anong magandang purpose plano ng mga magulang sa kanila. Kaya kapag sinabi ng magulang, mag-aral ka, huwag kang matipagligawan, masasaktan. You know po, kaya nga ang mga estudyante din natin dito sa Bible College, gusto rin natin sila naging masipag. Alam niyo ba ang sa kalusugan natin ang pagtulog? 10 to 5. Huwag kang matutulog ng 9. Kailangan 10 to 5. Huwag kang matutulog hanggang alas 6, alas 8, pagkising mo, nanghihina ka. Dahil ang pag-charge ng cells natin is 10 to 5. Yun ang kumpitong tulog. Kapag yung mga estudyante natin, nasanay sila ng ganang pagdating sakit, ganun din ang gagawin. Hello po, tinuturoan natin ang ating mga anak na maging masipag, tinuturoan natin ang maging members na maging masipag din sa paglilipot sa Diyos. Minsan, mga magulang, gusto natin maganda ang tinatukasan ng mga anak, pero kapag ang mga anak, hindi nila tayo nangunawaan, minsan galit sila sa atin. Hello po, pero si Job, alam pa rin niya na kahit ganito ang nangyari, hindi pa rin nawala ang kanyang tiwala sa Diyos. Pinagtatanggol pa rin niya ang Diyos. Pero po, minsan din, maraming tumatawag sa atin, lalo na kung sa akong tiwala na sa Diyos din, mga pasipi. E nasa tagi ko yung mga bata. Dahil rin na rin. Tapos sabi ko, pag natapos, pwede bang mag-text ka? May meeting kami. O sabi ko, oh, no, I'm sorry. Kasi nung halingan yan. Kaya, nag-report ako. Pasinsa po kayo. Nasa tabi ko ang aking mga apo. Ay, oh, no. Sino ba ang mga normal na tao na hindi nila mahal na mahal ng mga apo? Minsan, ganyan ang nangyayari. Hello po? Kaya, ang point ko dito, minsan kasi, kapag ang mga anak na unawaan nila ang mga magulang, hindi sila masasaktan, hindi sila magkakaproblema, mas masaya ang kanilang buhay. Hello po? Kaya huwag po tayong masaktan, huwag tayong magalit sa mga magulang kung sinusubay nila tayo. Dahil walang mga magulang na gustong masira ang anak. Hello po, ganyan ang din ang Diyos, gusto lang Diyos. Lahat ng kanyang mga anak maging successful. Number 3, si Job, nawala ang kayamanan, nawala ang kanyang mga anak, mental torture, gayon naman, physical torture. Job suffered the most painful skin disease. Ang hirap. Ay, wag ko kung kaya pa ng Max White yan. Wala pang Max White ko. Noong unang panahon, ang leprosy ang pinakadelikado sa skin
na wala kang gamot, pero ngayon ang lipos ay nagagamot na. May mga skin disease na pagdidi magamot ang tawag skin cancer. Yun ang ayat ng Yaga Diyon. Job chapter 2, 7 to 8. Job suffered the most painful skin sores from head to foot, and he broke the broken pottery to scrub himself because of the pain. Ano pa rin ibig sabihin niya? Yung hindi ba nung unang panahon, wala pang stainless. Ang meron, natawag dyan sa pot. Ang Tagalog ng pottery. Banga. Yan. Yun yung, ano, yan ang pagkano sa skin. Sa atin dito, ang allergy ngayon, uminom ka rin ng cetirizine, okay na. Pero ayaw mo kung pwede yan sa cetirizine. Pero hindi, dahil demonyo yan. Kaya tama ang mga albularyo, yan ang pinagbabatayan nila na may mga sakit na hindi mapagaling ng gamot kaya pumupunta sila sa albularyo. Kaya yung mother ni Rondon, ang mother ni Rondon nakakalungkot, manghihina, nagkasakit, manghihina. Ngayon, pumunta sa doktor, wala silang makita sakit. Pati ng laboratory mo, wala namang sakit. Dahil sa manghihina, dinala sa albularyo, ilang taon sa albularyo? 2 years? Okay. Dinala sa albularyo, pero hindi pa rin gumagaling. Nandito si Rondon nag-aaral. Ang sabi, Dok, kasi ang mother ko, halos may problem sa larabunan, hindi makaano, nanghihina lang. Kaya sabi ko ganito, ang colon cancer, ngayon na hindi alam ng tao, ang colon cancer kasi silent killer po yan. Pag nagkakaroon ka ng colon problem, wala kang sakit na mararamdaman. Pag stage 4 na, maramdaman mo cancer na. Sabi ko, dalhin ninyo sa laboratory pa colonoscopy, endoscopy. Tapos, nung dinala sa laboratory, pinos ni Rondon sa akin yung picture, nakita ko ang laki ng bukol. At wala na, tal inflammation, talagang wala na. Sabi kay Rondon, sinsa ka, yung ganito, baka isang buwan yan, mamamatay na. Totoo na matay. Dahil sa cancer. Kaya, minsan, ang sakit, kaya ngayon, wala silang nakita sa buka, sa laboratory, yung sakit nung una, dinala sa albularyo. Pero alam nyo, sa ngayon, mas maganda pa rin yung paniniwala natin sa Diyos. Hello po. Marami, oo nga, minsan, marami yung papadala sa atin pumunta sa albularyo. Filosof yung atin, kanya kami, aray ko, sino ka? Ako si Clara. Anong ginagawa mo sa babae ito? Ingit ako sa kanya. Aray ko. Sabi ko sa inyo, tingnan naman ninyo yung umaaray na normal eh, hindi stress na tao yung umaaray. Ay nako, yun ang kinamatay. Siguro, pag mas maaga, alam niyo ba si President Aquino, dahil sa wala sakit, advice ng kanyang doktor na magpa-colonoscopy, wala sakit possibility, hanggang sa naging cancer. Nung sumakit na dyan, dinala sa laboratory, stage 4 na. Hello po, kaya kailangan natin iwasan ang mga pagkain na puno-puno ng chemicals. Mamaya, sabihin nyo mamaya, lumapit kayo sa akin, ano ba yung gamot sa colon para niiwasan? Sa gitna tayo ng sermon, kayo hindi pwede isinit. Lapit kayo sa akin. Simple lang yan, masarap yun. Ibibigay ko sa inyo na gamot, masarap yan, naiwasan ang colon cancer. Kahit sino, magka-colon cancer, tayo mag-netoxic sa dyan. Asan ba tayo?
Okay, si Job. His wife tempted him to curse God. Imagine niya. Oo nga. Pag may pastor's fellowship, alam niya ang purpose ng fellowship. Ganito. Kayong mga deacons, pag sinabi ko mag-fellowship tayo, pag tayo ang nag-fellowship, ang pinag-uusapan natin ang ating mga asawa at mga anak. Ano bang problema natin sa kanila? Kayo naman mga misis, pag nag-fellowship kayo, hindi rin naiwasan pag-uusapan ninyo ang problems ninyo sa asawa niyo at sa inyong mga anak. Tapos meron mag-advise ninyo. Sa mga young people naman, pag nag-fellowship kayo, pinag-uusapan nila ang love life. Pinag-uusapan nila ang pananampalataya. Pinag-uusapan nila yung pag-grow. Ngayon, kung kayo ay high school pala, in love na kayo, lalapit kayo kay Ma'am Bisel. Alam niya ang i-advise ninyo. Si Ma'am Donna, ganyan, lapit kayo kay Hilda. Yun yung mga successful na ano. Hello po. Kayong mga kalalakihan naman, kung may problems kayo, hindi na kayo makatingis, lapit kayo kay Daniel. Kasi wala noon, nakilala ko si Daniel, dalawang bisis ko lang nagkitag seryosong lumigaw. Lumigaw nung una, na-prostrate, halos magkasakit. Ilang taon, sabi ko, anak, makatatakpo ka rin ng ano. Ngayon, meron sa natagpo, natagpuan, kaya masaya siya. Okay, sasabihin ko ba? Hindi na. Kaya kailangan natin. Sige, hello po. Ang mga pastors, nagpipirusin din, pinag-usapan din, ang pastor, tatlong pinag-usapan namin. Asawa, anak, mga members. Pero hindi ako nasanay na nag-chichismes ng member. Alam niya, member ko sa rosaryo ang pitikas ng ulo. Hindi kasi ako maging good example sa kanila. Alam niya sa rosaryo yung anak ko, saan nagbigay ko sa sasakyan ko? Para maingit sila at magkaroon ng anak. At sa rosaryo, din yung anak ko rin, assistant pastor ko kasi hindi ko problema lalaban. Sa rosaryo, maraming professional na preacher. Kahit nag-aral sila sa Bible College, kahit wala ako, hindi ko problema ng preacher. Alam niyo sa mga yakti ko sa rosaryo, love na lang nila ako. Mga deacons, pinatagtanggol ako. Mga members, pinagtatanggol ako. Meron lang ilang-ilan, kaya lang wala na sila. So, siyempre, malaking challenge sa mga pastor. Ang ginagawa ko, hindi ko pinapahiya ang member, sinisermonan ang member sa pulpito. Basta mag-sermon lang ako. Kasi hindi maganda na pag meron kang hindi maganda nakita sa member, personalin mo si sermonan mo. It's not good. Hindi na espiritu ang tigiros, kundi yung galit mo. You know po? Ay kung natamaan ng member, ay wala ko yung magawa dyan. Hindi ako pinagsisisihan ang sermon na bakit sa salita ng Diyos na saktan man ang member. Ang pagsisisihan ko, bakit hindi kita naturoan ng pag-ibig? Hindi kita tinuruan ng naging submissive. Hello po? Kaya dito nakita natin, yung asawa, sabi niya, imbis na ikaw ang kasama pa na magtiwala sa Diyos, ikaw pa ang pagkagamit ng demonyo. Maraming pasto na sila ang member dahil sa asawa. Totoo yan. Mag-start sana ng service. Yung asawa, inawa yung pastor. Nandiyan yung mga members. Akala ng pastor, pagpirain niya ang kanyang asawa, magpapunta ba yung asawa? Hindi, mas lalong lumaban. Umalis yung mga members. Bakit nasira ang Diyos dito? Kasi yung asawa ng pastor, chismoso, lahat-lahat ng member pinagsisirosa. Ano nangyari? At isa pa, yung asawa ng pastor dito, palagin sila sa mag-design ka na lang, mag-trabaho ka. Ganyan. Pero nagpapasalamat ako si Madam Dero, hindi naman ganyan. Amen? Nagpapasalamat naman ako na kapaligtaran sa asawa ni Diyos.
Kaya yung mga deacons, kapag yung asawa nyo ang titigil sa inyo na punta sa church, i-rebuke ninyo, hoy, in Jesus' name, Saturday out from my wife. Ganon. Kayo lang ang mga kalalakihan, luniligaw kayo dahil sa niniligawan nyo, nobyalo nyo ang dahilan hindi kayo makapunta sa church. Ay na po, ginagamit lang ng dyalo ang mga yan. Ang totoo na nagpamahal sa inyo, lubyang man yan, lubyang mo man yan, dapat yan, tuturuan ka, lumapit sa Diyos. Ano po? Lahat ng mga bagay, mga tao, na sila ang sisira sa pananampalatay mo sa Diyos, instrumento ng dyablo yan. Palitan mo na. Pero kayang kasal na, huwag naman yung palitan. Wala na kayong magawa, kasal na kayo rin. Ang pinag-usapan lang natin, ito yung lubyo-lubya ka na. Si Jeremy, gusto ng taga-Abraham mag-asawa doon, kaya lang tapon si Jeremy. Kasi pag mag-asawa sa Abraham, kailangan daw isang baka, limang baboy. Kaya maganda naman at least natakot si Jeremy. Malay niyo, kung talagang ano, kung talagang kalooban ng Panginoon Jeremy, Diyos ang gagawa ng paraan, baka sasabihin niyo baka, ako na lang bahala sa isang baka at limang baboy. Kasi alagad ka ng Diyos. Yun, kung talagang kalooban ng Panginoon, huwag ka nang magkapura. Ang mga tao doon, makuputi. Makuputi ang tao doon, parang Spanish. Siyempre, guwapo ang tingin kang Jeremy kasi nang iba. Parang kuringan ang tingin kang Jeremy, kaya gusto nila si Jeremy. Yun lang ang kinakatakotan ni Jeremy. Isang baka, limang baboy. At kailangan yung mataba ng baka. Mataba ng baboy. Kaya, di ba, God makes miracle to. Kung talaga kakubay ang kanila. Iba ka naman hindi pag-aroon ang para kay Jeremy. Iba ka naman tatekto. Marami naman classmate. Marami ka naman classmate dito yun, di ba? Di ba, may mga classmate ka sa Bible College yung lagi mong kaaway. Yung lagi mong kaaway, ganyan, malay mo. At palagi kayo mag-aaway, nasanay na. At least, pag may asawa kayo, inaway ka, nasanay ka na. Okay. The friend of Job. Okay. The friend of Job witnessed the great sufferings he went through. Yung kaibigan ni Job, ayaw nila kausapin si Job dahil sobrang sakit ang nararamdaman ni Job. Kaya hindi sila nagsalita. Hinayaan na lang nila. I-review po ninyo yung verse chapter, Job chapter 2, verse 11 to 13. How Job handled his faith in the midst of his physical pain and agony. Papaano hinandal ni Job ang kanyang pananampalataya sa gitna ng maraming sakit na nararamdaman. Diba yung next Sunday ang teaching natin about wisdom and knowledge. Maiksi na. Ngayon lang tayo yung Diyo talaga mahaba. Papaano hinandal ni Job? Ayon sa Job 3, verses 1 to 10, Job cursed the day he was born, but he never cursed God at all. Sana hindi na lang sana ako pinanganak. Kaysa pinanganak ako na ganito ang aking nararamdaman. Normal lang yan na sinasabi ng tao. Sabi ng isang anak, si isang tatay, na wala siyang ginawa kundi maglaseng maghapon. Nakikita niya ang kanyang nanay na kawawa. Laging kawawa yung nanay na nagkaharap buhay para matustosan ang kanyang gastusin. Pero yung tatay, nandiyan laging lasing. Ang sabi ng dalaga, sana hindi ikaw ang aking naging tatay. Matulad yun. Dari aksyon, kapag ang tatay, responsible. Pero kapag very responsible ka, sabihin ng anak, mapalat ako tatay, ikaw ang aking naging tatay.
Ano bang sinasabi ni Alec at Ben Rock kay Brother Ben? Brother Ben, anong sinasabi sa inyo? Sana, mapalad sila ng tawalit ng tatay o ano? Okay, so sana nakita natin dito, hindi niya, Job did not curse God, he cursed, sabi niya, sana hindi lang ako pinanganak. Pero natural lang yun, hindi lang tao. Kahit sabihin natin spiritual si Job, tao pa rin siya. Ngunit iniwasan niya, he avoid cursing God. Job listen from his good friends, advice, and encouragement. Kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo kabahin, kahit gaano tayo kalakas, tao pa rin tayo na nangangailangan din ng kaibigan. At ang tunay na kaibigan, nagbibigay sila ng advice at encouragement, pinapalakas nila ating pananampalataya sa Diyos. Hindi nila tayo linalayo sa Diyos. Hello po? Maghanap kayo ng kaibigan na ilapit kayo sa Diyos. Tutulungan kayo na hindi kayo sinasiraan sa likuran. Kaya nakita natin dito na nakatulong ang kaibigan. Totoo po yan. Kahit gaano ka kalakas sa ayaw at gusto mo. In times of trouble, it is better to listen from the successful and spiritual Christian's advice. Marami pong humingi ng advice kay Chris Aquino. Noon, nung malakas pa. Ako kasi, na-impact ako sa isang lalaki. Pero, iniwan niya ako, ano gagawin ko? Yung isa naman, merong tatlong lalaki na lumiligaw sa akin. Ang problema, mahal ko silang tatlo. Ang sabi ni Chris, masama yan! Mamili ka lang ng isa. Bakit si Chris, isa lang ba? Nakuha ang ibig mo sabihin? Pagkukuha kayo ng advice sa mga advice na successful, mga Kristiyanong successful ang buhay. Kayong mga deacons, pag may problema kayo sa asawa ninyo, huwag kayong magpapa-advise isang lalaki na palit-palit ang kanyang asawa. Ano i-advise sa inyo? Ano po? Ni Brother Romel, ano i-advise sa inyo? Meron akong problema sa asawa ko. Bakit? Ganito, ganito. Palitan mo na. Ay kung yung pinag-advisean mo, ito talagang maka-Diyos. Magtiis ka lang, ganyan talaga. Pati yung pagiging suplada, pagiging atna, pagiging tukatik, kasama yan sa tinahal ko. Kaya nga dapat niya, huwag kayong mag-aasawa na hindi niyo kilala. Halimbawa, si Jeremy at Roman, laging nag-aaway noon. Kung sakali, hindi ko naman hinirin ito eh. Kung sakali, at least alam na niya. Kasama yun sa tinahal. Loko. Magkaaway ni San Marino sa Bible College na ulasahan pa sila. Pero hindi ko rin nerito sila. Sabi ni Jeremy, huwag niya ako i-rerito, sir. Iba ang gusto niya. Sabi ko naman kay Lord, ah, si sir naman, malay mo, papatungan ba ako niyan? Kaya, well, ang pinag-usapan natin dito, kailangan natin sa oras na ikaw ay may problema, mamili ka ng advisor mo, yung alam ng successful ng buhay. Hindi dahil magaling magsalita, sa salita lang yan. Tingnan mo yung kanyang buhay. Hello po? Isang high school, na in love, friend, anong gagawin ko? Stricto ang papa at mama ko. Ayaw nila na may in love ako habang nag-aaral. Baka sasaktan ako.
Gusto nila, graduate muna ako. Ay nako, importante ang puso. So hindi maaktibok ng puso ko. Magtanong na kayo. So ano, nagtanan. Tapos, mahal, buntis na ako. Ano? Sana kumukuha ng pagkain sa'yo. Sinong kawawa? Yung lalaki umalis. Ikaw ang kawawa. Kaya pag meron tayong gagawin, pag-isipan at pag-isipan natin mabuti. Hello po? Kailangan natin yan. Tao rin tayo. Pagpasahin natin yung advice ng friends. Tao tayo na kahit gaano kalakas, nagkahinaan din tayo. Nung namatay si Sunshine, at lalo na nung namatay yung aming bunso, at yung sinabi sa akin dito sa funeraria, na sinadyang pinatay. Halimbawa, nandito na yung ano, sasakyan na ito si Sunshine. Nung unang impact, nagtunod siya. So pumunta dito sa ibaba, lalabasan na siya doon sa harap ng rear wheels. Wala siyang damage. Nakita ng driver sa salamin na gumagalaw, inandam niya sa sasakyan, naipit ang paa. Nung naipit ang paa, maraming tao na pumunta sa harap, ihinto mo buhay yung bata. May mga tao naman doon, yung mga tao na siya. Si Maricus naman, nandyan na siya. At yung mga tao, nasyak kasi ako, gusto kong hinain yung bata, nasyak ako. Ngayon, ang nakita ng mga witnesses, kaya sila umiiyak sa korte. Ang nakita ng mga witnesses, noong nakuha yung paa, umipot siya, ang problema apat na gulong yun. Pinwheeler truck or ano yan. Ngayon, nakita nila yung gulong, pumunta sa paa. Noong nakarating yung gulong, kasi hindi naman malakas ang, ano, yung truck, unti-unti lang yung pag-usot kasi may mga tao sa harap na umaatras din. Nakita nila yung mga nasahin na yung gulong nandito sa paa. At kung nakarating yung gulong dito sa tuhod, sumisigaw daw yung bata. At kung nakarating yung gulong dito sa puwet at sa tiyan, gumagano na yung bata. Ibig sabihin, wala rin siyang tagasa. Ang hirap, kaya pinisyo ko sa kumpisabi ko, the most painful manner of death that my daughter suffered. Pero nung sinabi sa akin sa funeraria, pumunta ako sa polis. Sinamaan ako ni Brother Nanding, dito ito ang salana, Brother Ramirez. Sabi ko sa mga tricycle, oh, pahingi ng gasolina ninyo, pahingi ng gasolina dyan. Lahat yung mga tricycle driver takot. Nakita ko yung driver na mayroon sangguyan sa loob ng gaganyan. Gusto kong sabugan ng gasolina at patayin siya. Pero alam mo sabi ni Nanding Brother Ramirez, Sir, apaydi mo ang mo, criminal sana kami, pero dahil sa inyong advice, ito kami. Kaya kung anong pinangaral niyo sa amin, gawin po ninyo. Wala noon umiyak ako at totoo naman siya. Kaya nagpapasalamat ako noon kay Brother Nanding at Brother Ramirez. Yun din ang ginawa ng mga friends ni Job. Alam namin na ikaw ay taong marangal. Yung buhay mo ay naging example sa amin. At kung anong itinuro mo sa atin na magtiwala sa Diyos, gawin mo. Laking pasalamat iho sa kanyang mga kaibigan. Hello po? Kaya tayong mga Kristiyano, pag meron tayong alam na natitiso, hindi naman masama na bisitahin natin eh. I-chat natin. Brad, sis, bakit wala ka na sa church? Kailangan din nila ang advice mula sa atin. Sino po? Ibalik mga dahil mo? Wala pa eh. Job admitted his faults, that there are things he did not know, and asked for God's forgiveness. Sabi rin ni Job, hindi ko alam na ito pala ay gawain ng Diablo na walang kinalaman ng Diyos. Dapat natin alaman na may paghihirap po tayo na hindi gawain ng Diyos. Gawain ng Diablo yan.
Ang iso lang kung bakit tayo hindi tinulungan ng Diyos, kasi alam ng Diyos na kaya natin. Hello po? Hello? Meron akong kaibigan na payaw ni Madam Dayuno, si Dr. Galaroso. Siya po ay tigyan to prison specialist. Siya po ay na-hiblad at nahati ang katawan. Nahati. Namatay ang lahat ng katawan. Hindi makagalaw. Kasi siya kayo sa Tagalog. Hindi nahati. Anong tawag nyo si Daniel? Ha? Na-paralyze ang kalahati. Ang hirap kasi mag-Tagalog, hindi sana na-paralyze. Okay. Ngayon, nung unang bumisip ako, iyak na iyak. Nagkaroon ako ng concern. Nasabi ko, okay, Doc, ganito gawin natin. Ako yung nag-therapy. Meron daw nag-therapy sa kanya, kaya lang daw mas lalong lumala. Ako na lang. At sawa ng Panginoon, second time, yung third time na nag-umisita kami, bumangon na siya. Ngayon, nung tutulungan ka siya, no, kaya ko na, very wrong. Hello po! Kaya, nakatulong din sa akin. Kasi doon ko nakita na yung ginawa kong teknik, nakatulong. Kaya yung may mga na-paralyze lang na ayaw kong galawin kung walang request ng pamilya. Kasi may mga issues na tamang-tama na ma-stroke nung ginagalaw ng therapy ng mga kanyang pasipin. Dahil dyan, minsan nakakatakot pag walang request ng parents. God loves humbleness with confession and repentance. Meron kayong narinig na relihiyon ngayon na kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi ka na kailangan humingi pa ng repentance. Hindi. At anytime tayo ay nagkakasala, gusto niya ang Diyos, mahal na mahal ng Diyos, ang tao tumatanggap ng pagkakamali at laging nagsisisi. Sa akin, lagi ko sinasabi, Lord, forgive me. I committed wrong. Hello po? Yan ang gusto ng Diyos. Chronicles 7:14. Job finally admitted that the sufferings he experienced is a test of his faith in God. Nalaman ni Job na yan pala ay test mula sa Diyos. Ay mula sa Diablo. Observe what you did during hard times. Job chose his faith during hard times and he chooses not to take anything against God. He believes that God is God all the time. Job serves God with his wealth, he went. He again served God during hard times and he was able to honor God despite of his agony. Hello po? Sana yung ang gawin natin. There are members who are leaving the church because of minor problems. But praise God for the members of the church who remain faithful and never leave the church in times of troubles and sufferings. Kaya ang all members dito, salamat sa inyo. Wala naman hanggang ngayon, marami tayong dinanan na problema, at least andyan pa rin kayo. God was very pleased with Job, and he is really proud of Job, and considered that what Job did was a great victory over Satan. Natalo na si Satan. Wala siyang nagawa. Kasi meron pa mga verse dyan, ang sabi ni Job, kahit mawala ang katawan niya ito, haharap pa rin ako sa Diyos na parang ginto. So nakita ni Satan, wala sa pag-asa kay Job. Minsan, tinitingnan din ni Satan kung kaya-kaya ka. Kaya kapag nakita ng Satan na hindi ka kaya, aalis din siya. Kaya pala sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Amen? God restored the goods health of Job and restored all of his losses.
ibinalik ng Diyos hanggang sa John chapter 42. Sabi ko, asan ba yung ibinalik ng Diyos ang kayamanan ninyo? Binasa ako ng nagbasa, ako ng nagbasa, 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 nakita ko sa chapter 42. Imagine niya, na dami ng binasa natin. Hello po. Kuya, bago sa panahal ng pagbabasa at prayer, sana God-bless kayo. God allows us to suffer because He knows that we can overcome it. Kung ikaw ay naghihirap, huwag mong sisihin ang Diyos. Alam niya na kaya niya. Dahil pag kinaya mo yan, may banting pala na naghihintay sa inyo. Always remember that there are no suffering that will not be rewarded. Hello po? Walang paghihirap para sa Diyos na hindi ka bibigyan ng banting pala. Tingnan natin Romans 8:7. And if children, then heirs, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Hello po? Si Kristo ay naghirap, tayo ay naghirap din, at lahat ng kayamanan sa langit para sa atin din.